Ito ay isa sa mga malubhang insidente ng aviation sa kasaysayan ng Japan at aviation. Ang isang traditional na mapiyestang panahon na dapat masaya ay nauwi sa lagim at trahedya noong 1985 nang may isang Boeing 747 na bumagsak sa mga bulubundukin ng Japan. Maligayang pagdating sa Tagalog series ng Trivia Time, Stories and Fun Facts with Multi James 95. Kung bago lang po kayo sa aking channel, pakiclick lang po yung subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga kwento at trivia gaya nito. Ano bang pinaghihintay natin? Tara na, tignan natin kung ano yung paksa ngayon. Ang eroplano na nasangkot sa sakuna ng Flight 123 ay may rehistrasyon na Juliet Alpha 8119 at isa siyang Boeing 747-100 Short Range Version o 747-100SR. Ang short range na 747 ay pwede lang gamitin para sa mga domestic or regional flights dahil sa kanilang mga lower fuel capacity at nang dahil sa kasikatan ng biyaheng himpapawid sa Japan, ang Japan Airlines at All Nippon Airways ay gumagamit ng mga 747s sa mga domestic flights. At ang mga short-range 747s ay mas maraming mga economy class seats na upuan. Kumbaga, all economy configuration sila. Ngunit meron rin silang mga premium economy class seats. Noong 1978, nasangkot ito sa isang tail strike accident sa dating International Airport ng Osaka na ngayon tawag na Itami International Airport kung saan 25 ang nasugatan. Ang tail strike ay nagbukas sa aft bulkhead o yung mismong likurang bulkhead ng eroplano na inayos naman ng mga technicians ng Boeing at Japan Airlines. Subalit, ang pag-ayos nito ay hindi sa tamang proseso o standards ng Boeing. Sasabihin ko ang mga detalye tungkol dito mamaya. August 12, 1985, ang araw ng insidente. Ito ay nasa kapanahunan ng Obon, isang traditional na holiday sa Japan kung saan karamihan ay umuuwi sa mga pinagmulan nila sa paraan ng paggalang ng mga ninuno. Sa Pilipinas, ang Obon natin ay ang Undas. Isa rin tong maabalang araw sa mga dalawang mga paliparan ng Tokyo, ang Haneda at Narita, dahil sa karamihan ng mga magbabiyahe pauwi. Isa sa mga babiyahe ngayong araw ay ang Japan Airlines 123. Ang papuntahan, Osaka, Japan, mga 40 na kilometro lang. Ang gagamitin na eroplano ay ang Juliet Alpha 8119, gaya ng sinabi ko kanina, para makamit ang demanda ng biyaheng himpapawid na domestic sa Japan. Ang mga short-range na Boeing 747 ay all-economy configuration. Ang magpupuno sa biyahe na to ay si First Officer Yutaka Sasaki, isang veteranong International Flights First Officer. Malapit nang makatapos si Sasaki sa isang kursong pagsusuri o training course para sa pagtaas sa rangko ng pagiging kapitan at kinuha niya ang Flight 123 bilang isa sa mga required training at evaluation flights sa kurso. Ang kanyang trainer at evaluator sa biyahe na to ay si Masami Takahama, isang veteranong kapitan sa Japan Airlines. Si veteranong flight engineer Hiroshi Fukuda ay dumating ng mga ilang segundo para gumawa rin ng mga inspection at final checks. Sa mga 487 na Hapon na sumakay, kabilang sa kanila ay isang flight attendant ng Japan Airlines na si Yumi Ochiai na off-duty o hindi nagtatrabaho nung araw na yon. Kumbaga, isa siyang deadheader o ang pagbabiyahe ng libre ng mga kawani ng isang airline company sa isang normal na pasaherong paglalakbay para makasimula ng trabaho sa kanilang itinakdang lokasyon. Kabilang din sa mga Hapon na pasahero ay ang actor at singer na si Kyu Sakamoto na kilala sa mga Western countries sa kanyang sikat na kanta na Uwe Omuite Aruko na ipinangalan sa Ingles na Sukiyaki. 21 sa mga pasahero dito ay mga dayuhan, 6 sa kanila mga US nationals. Isa sa kanila ay si Ward Wallach, isang American na nagtuturo ng Ingles
sa mga empleyado ng Japan Airlines. Ang nag-iisang British national sa biyahe na to ay si Kim Matthews at ang kasintahan niyang Hapon na pakakasalan niya sa susunod na taon. Pagkatapos ng isang madaling pag-antala, lumuwas ang Japan Airlines 123 ng Haneda. Ang nakikita mo dito ay ang nag-iisang video ng Juliet Alpha 8119 nung araw na yon. Maayos naman ang mga unang mga minuto ng paglipad nang may isang flight attendant na nagbigay alam sa mga cockpit crew na may isang pasahero na gustong gumamit ng palikuran bago mapatay ang seatbelt sign. Inaprubahan ito ni Flight Engineer Hiroshi Fukuda at First Officer Yutaka Sasaki na pareho nagsabi na, "Sige lang, pwede siyang gumamit ng palikuran. Pero mag-ingat lang po ha." "Makisabi lang po sa kanya na mag-ingat lang po dahil may posibilidad na tatama ang turbulence." Subalit nang sasabihin ng flight attendant sa pasahero na pwede na, may mga dalawang pagsabog na yumanig sa buong eroplano kung saan lumabas ang pressurized air. Sa mga emergency situations kung saan mawawala ang cabin pressure, isang sensor ay magti-trigger na bumaba ang mga oxygen masks. Nang dahil sa lakas ng pagtakas ng pressurized air, natanggal rin ang buntot ng eroplano kung saan nawala rin ang hydraulic fluids. Ito ang sanhi ng maling pag-ayos sa bulkhead ng eroplano nung na-aksidente ito noong 1978. Dahil dito, nawala na ng kontrol ang mga piloto at sa kadahilan ng hindi pagsuot ng mga oxygen masks nila, naging kitid utak na ang mga desisyon ng mga piloto dahil sa kawalan ng oxygen sa utak. Ang pagkawala ng oxygen sa utak ay tinatawag na hypoxia. Sa halip ng mga problema, nagdeklara ng Mayday Call ang mga piloto sa Tokyo Air Traffic Control para mag-request ng emergency landing. Kahit nagbungkahi ang Tokyo Air Traffic Control para sa Nagoya, ginusto ng mga piloto gamitin ang Haneda dahil sa kahabaan ng runway nito. Dahil sa loss of hydraulic pressure at hydraulic fluid, naglipat ng altitude ang eroplano ng pataas pababa ng paulit-ulit na parang roller coaster at paulit-ulit ang paggewang ng kanan at kaliwa. Ito yung tinatawag na Dutch roll. Ang eratikong pagbiyahe ng Japan Air 123 ay naglagay nito sa communication range ng Yokota Air Base, isang US Air Force base sa Tama area o yung mismong Western Tokyo. Ang mga American controllers doon ay nakarinig sa mga distress calls ng Japan Airlines Flight 123 at Tokyo Air Traffic Control at nag-alok sila ng tulong para makalapag sa Yokota. Napunta ang eroplano sa isang bulubunduki na lugar kung saan tumuloy ang maeratikong paggalaw niya hanggang ang kanang makina at pakpak niya ay bumangga sa Mount Mikuna at tuluyan nang bumagsak ang mga natitirang bahagi ng eroplano sa Mount Takamagahara. Marami ang nag-scramble na military aircraft para hanapin ang bumagsak na eroplano. Isang US Air Force na C-130 Hercules ay nakatagpo sa lugar ng pinagbagsak at tumawag siya sa Yokota at Atsugi Naval Base. Ang mga US Marines at Navy ay tumungo sa crash site para iligtas ang mga nakaligtas. Pero bago sila umabot doon, tinawag ng mga otoridad ng Japan at sinabi nila na kami na ang bahala doon kasi itong insidente ay isang Japanese affair at tinigil nila ang rescue mission. Nang kumagat ang dilim, ang isang helicopter ng Japan Air Self-Defense Forces ay nakatagpo sa lugar ng pagbagsak at tumawag ito ng No Survivors. Ang mga JSDF na sundalo ay pinagbukas na lang ang rescue at retrieval operations kaya't naggawa sila ng isang campsite malapit sa lugar ng pagbagsak. Nang kinaumagahan, tumungo sila sa crash site para simulan ang trabaho. At may nakita silang mga apat na nakaligtas. Base sa mga autopsy,
ang mga doktor at nurse ay tumukoy na karamihan sa mga pasahero ay nakaligtas subalit unti-unti silang namatay sa shock, matagal na pagkakalantad sa bundok o mga pinsala sa kanilang mga katawan na kung naalagaan ng mas maaga ay hindi nakakamatay. Ito ay ikinumpirma ng off-duty na flight attendant na si Yumi Ochiai kung saan sinabi niya, "Karamihan ay nakaligtas pagkatapos ng pagbagsak. Nakarinig ako ng mga hiyawan, iyak at daing ng mga buhay pang crew at pasahero. Isa sa mga boses nila ay parang bata na nasa edad elementarya. Pagkagat ng dilim, may isang lumipad na helicopter kung saan ninais naming sumigaw para iligtas kami, pero umalis ito. Nang mangyari iyon, unti-unti nang nawala ang mga daing at iyawan ng mga biktima." Tama nga, kung tinanggap lang sana ng mga Hapon ang tulong ng mga Amerikano, marami pang buhay ay maliligtas. Ang mga investigador ay nagsimula ng pagtukoy. Ayon sa cockpit voice recorder, isang pinto ay nasira subalit nakita nila na maayos pa naman ito. May tumungo na isang photographer na nagpakita ng isang litrato ng Japan Airlines 123 na lumilipad nung araw na yon. Nang nilinawan ng mga computer experts ang litrato, natukoy nila ang dahilan. Wala na ang buntot ng eroplano. Sa parehong oras, isang barko ng mga mangingisda ay nakatagpo sa buntot ng Japan Airlines 123 sa Sagami Bay, sa mismong lugar ng pagsabog. Ang mga Boeing officials at technicians ay sumali sa investigasyon at natukoy nila ang dahilan ng pagkasira ng buntot. Ito na ang mga detalye na hinihintay ninyo. Ayon sa Boeing, ang pamamaraan sa pag-ayos ay dapat isang tuloy-tuloy lang na splice plate na may tatlong mga hilera ng mga rivets ay dapat gamitin. Ngunit, ang pag-ayos ng mga technicians sa JA8119 noong 1978 ay hindi sumunod sa kung paano ayusin to. Gumamit sila ng dalawang splice plates kung saan isa lang ay may isang row ng rivets at ang isa ay may dalawang rows ng rivets. Ang maling pag-ayos ay mabibigo pagkatapos ng humigit-kumulang na 10,000 mga siklo ng pagpresyon. Matagumpay na nakamit ng JA8119 ang 12,318 flight hours mula sa oras ng maling pag-ayos at nang nasira ang buntot, nasira rin ang mga hydraulic lines at nawala ang hydraulic fluid na nagpapakontrol sa elevators, pakpak at rudder. Pagkatapos ng insidente, may mga customer na ayaw sumakay sa Japan Airlines at gumamit ng All Nippon Airways bilang ligtas na alternatibo. Noong 1986, sa kauna-unahang pagkakataon sa isang dekada, mas kaunti ng mga pasahero na sumakay sa mga flight ng Japan Airlines sa ibang bansa. Ang Japan Airlines ay nagbayad ng 7.6 million na Japanese yen bilang danyos. Sa kultura ng Japan, ang mga uri ng pagpaumanhin sa mga malalaking kasalanan gaya nito ay ang pag-alis sa pwesto o ang pagkitil sa sariling buhay. Bilang paumanhin sa mga pamilya ng mga biktima, umalis sa pwesto ang pangulo ng Japan Airlines na si Takagi habang ang maintenance manager at maintenance engineer ay kumitil sa kanilang sariling buhay. Tinanggal ng Japan Airlines ang flight number 123 at ginamit ang mga numero na 121 at 127. Gumamit pa rin sila ng mga 747 sa Haneda Itamina Rota hanggang dumating ang Boeing 777 at 747-400D. Noong 2011, niretirado ng Japan Airlines ang mga Boeing 747 nila bilang cost-cutting strategy dahil sa pagdating ng mga fuel-efficient aircraft gaya ng 777-300ER at Boeing 787. Binuksan ng Japan Airlines at All Nippon Airways ang mga safety museums nila sa Haneda Airport para turuan ang mga empleyado at ang publiko
sa kahalagahan ng airline safety at ang kanilang mga responsibilidad na matiyak ang kaligtasan. Nang malaman ni retiradong pilot at training instructor na si Captain Dennis Fitch ang insidente, sinubukan niya ang posibilidad ng pagkontrol sa isang eroplano gamit ang mga throttles kung mawala ang hydraulics, at ginamit niya tong eksperimento na to noong nangyari ang sakuna ng United Airlines Flight 232. Ano ba ang mga aral na napulot natin sa insidente ng Japan Airlines 123? At ano ba dapat natin matutunan tungkol dito? Kumusta na, MultiJames95 fam? Salamat po sa panonood. Makisubscribe lang po kayo sa aking channel. Kung gusto niyo po akong suportahan o mag-donate, nandun po sa description yung mga links ng Patreon, PayPal, at Buy Me a Coffee. At pakipanood niyo po yung aking susunod na video. Magustuhan niyo po siya. Kita-kits!